What's up, guys? Ngayong oras na to, dito kami sa isa sa bagong tapos ng project ni President Duterte. Ito po yung tulay dito sa Manila City. Papakita ko po sa inyo. Pero ito muna yung mga kasama ko. Ayan sila. Okay, tama na. Busy sila sa pagpipicture. So, anyway, daming tao dito, guys. Ayan o. Daming tao. Ayan. So, ito po yung tulay. Yan o, nagiging ano. Maraming pupunta dito para mamasyal, kumuha ng picture, mga sangkay dahil nga po sa napakaganda ng tulay na to. So, puntahan po natin doon. So, yan guys, oh. Yan, oh. Ganyan po kaganda yung tulay na to. So, itong tulay na to ay partner ng Pilipinas dito ang China sa pagpapatayo. No, buti pa yung China nakatulong sa Pilipinas. Well, yung Amerika, mga sangkay na ano, na sinasabing friendship natin, eh, wala naman pong ganap. So, ang ganda po ng tulay na to. So, puntahan po natin sa unahan po mismo. So, marami ditong nagpipicture, guys. Ayan o. Oh. Titingnan nyo yung buong paligid natin. Maraming nagpipicture. Doon, may mga nakabike. Mga nakamotor, mga nakakotse. So yung mga kasama ko andun sila. Yan o. So here we go, guys. Punta natin. Ganda. Tingnan nyo yung ilog, guys, oh. So ang ginagandahan dito sa tulay na to, kasi ang katapat nito, katapat ng tulay na to, nasa harap po niya. Ayan po, may tulay rin. Tapos ilog na napakaganda. Mas lalo pa itong gaganda kung mas malilinis pa ang sangkay. So, lapitan po natin. Lapitan pa natin itong tulay na to. So ayan, guys, dito na tayo sa medyo malapit. Tignan niyo yung mga tao dito. Busy sa pagpipicture. Daming tao, guys. Okay, lapit pa po tayo unti. Yan. Yan yung tulay. Uy, dito na tayo. Dito na tayo sa tulay na to. Papakita na ako, ha. So, halos karamihan ng tao dito busy. Pero ano na, dahil nga nagbukas na ang tulay na to, siyempre, marami na rin pong dumadaan mga sasakyan. Ayan, ang makikita nyo. Pero yung iba, pumupunta lang talaga dito para tingnan itong ano, napakagandang tulay. Ito yung tulay, ha, na may ilog. Hindi po ito kagaya ng mga project, mga sangkay na tulay na walang ilog. Siguro naaalala nyo sino nagpatayo ng tulay na walang ilog. So, ayan po yung katapat niyang ano, katapat niyang bridge. So, ito po ay isa sa project ni President Duterte. So, eto, lapitan po natin ng konti. Excuse lang tayo sa mga tao. Busy sila, eh. Daming tao, oh. May mga bata dito. Ayan, oh. Saya nila. So, yan, kung mapapansin po natin, meron pong flag ng Philippines at China. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito po ay project, partner ng Pilipinas, ang China, mga sangkay. So, pag binasa natin yan, China 8 Bridge Project Binondo Intramuros Bridge. So, yun. Yan po. So, buti pa yung China, di ba? Ang China na masama ang tingin po ng iba, eh, nakatulong po sa Pilipinas. Ayan, o. Oh. Laso. Ayan, o. Oh.
lakad-lakad pa po tayo. Enjoy muna natin itong ano, itong bagong tulay dito sa Intramuros. Intramuros, eto, Binondo Intramuros Bridge. Ano ba tayo ako nakarito sa kanila ng bagay? Ganda dito. Diretso pa tayo, guys. Ayan, o. Hey, what's up? So ito po yung bunga mga sangkay ng ano ng effort ni President Duterte. At ito lagi ko ito sinasabi. Sa pagdaan po ng napakaraming taon, siguro mga ano guys, more than 30 years, tama ba? From 1986 to 2016, si President Duterte lamang po after Marcos, after Marcos, kasi hindi na po natin kailangan i-explain yan na Ferdinand Marcos po talaga ay nagpatayo din po ng mga ganitong klaseng mega project. At isa nga po doon ay ang San Juanico Bridge na Diyos Mio Marimar, napakaganda po noon. So eto mga sangkay, ito po yung naging effort ni President Duterte na sa napakarami pong taon hindi po nakapagpagawa ng ganitong klaseng proyekto ang ano, I mean yung ano, mega project mga sangkay. Kasi yung programa ni President Duterte ngayon is build, build, build program. Ano yun? Ito yung nagpapatayo ng mga malalaking project sa buong Pilipinas, mass transit project at iba't iba pang mga proyekto. At isa po ito mga sangkay, siguro masabi natin habang tinitingnan po natin itong napakagandang kulay, siguro masabi natin na parang nakakalula, nakakamangha. Pero alam niyo mga sangkay, sabi pa nga ni Secretary Tugad nung nagkaroon kami ng meeting, o meet and greet, ano pa lang po ito, simula pa lang po mga sangkay. Masyado lamang po tayong nalulula kasi nga for many many years wala pong nagpagawa ng ganitong klaseng proyekto dito sa ano, dito sa Pilipinas na yung ganito talaga. I mean, may mga project pero yung alam niyo yung mga hindi ko na kailangan i-explain yan kasi alam natin lahat na yung mga pinapagawa nilang project, lalong-lalo na po yung mga dilawang naging presidente, hindi naman ganito. Karamihan na sa mga proyekto nila ay ribulto ni Ninoy Aquino, ribulto ni Corazon Aquino, pagpapalit ng pangalan ng ano, pagpapalit ng pangalan ng mga proyekto, mga building. For example, yung ano, Manila International Airport na ngayon ang pangalan na po ay NAIA or Ninoy Aquino International Airport. So yun po yung mga nagawa nila, yung nalagay pa nga po sa 500 yung mukha ni Ninoy Aquino. Pero yung mga project na gagaya na ito, yung mga dilawang mga naging pangulo, wala po. Alam ko, ipa-fact-check po ito ng mga, ng Rappler, ipa-fact-check po ito ng, naku po, huwag kayong maniniwala sa Rappler na yan. Kung sino pang nagpa-fact-check na yan. Dahil kaya po ginagawa nila yung fact-checking na yan, is dahil nasasaktan po sila sa katotohanan na wala naman po talagang ginawa yung mga dilawan. Kasi kung mayroon, eh di sana ganito po tayo ngayon, namamangha po tayo sa mga project nila. Kaya nga lang wala. O kung mayroon man po silang mga project pero hindi kagaya nito. Isa sa naaalala kong proyekto ni Ninoy Aquino, yung tulay na walang ilog, di ba? Nakakatawa. Tsaka yung ano, yung kubeta na magkakatabi yung bowl. So enjoy muna natin to. Tama na yung kwentuhan muna. So may mga family na andito at nag-enjoy po sila sa ano, sa bagong tulay. Ayan o, ang dami-daming tao. So yung mga ano dyan, yung mga ano tawag dito, yung mga dilawan na galit kay President Duterte, naku po, mahiyahiya naman kayo. Baka mamaya, well, pwede pa namang magbago eh. Pero ito lang ang nakakahiya sa inyo kasi sinasabi niyong
pangit na pangulo si President Duterte, wala siyang kwentang presidente. Pero tingnan niyo po yung nagagawa niya. Tingnan niyo yung tao kung paano nag-i-enjoy. And remember, mga sangkay, yung Manila Bay na nalinis niya sa pamamagitan, syempre, siya naman po ang pangulo, may mga tao din po talaga siya. And remember yung tawag dito, yung Manila Bay. Nung first time po na nilinis ang Manila Bay, ganito din po yung tao. Ang dami-dami rin pong tao na pumunta nun. At hanggang ngayon, mga sangkay, ganun din po. Every time po na binubuksan ang Manila Bay, dinudubog po, dinudumog na maraming tao. Yun po yung effect ng pamumuno ni President Duterte, na kahit sabihin ng mga dilawan na, ah, pangit yung pamumuno ni Duterte, walang kwento si Duterte. Well, ito po, nakikita natin yung bunga ng sinasabi nilang wala sa ayos na presidente. Sinasabihan nilang walang kwentang presidente, oh. Tingnan nyo, nakagawa ng mga ganitong klaseng ano. Ang take note, mga sangkay, isa lamang po ito sa napakarami sa buong Pilipinas. Ano lang to? Eh, ito lang, nakikita po natin, eh, dito lamang ito sa Metro Manila. Wala pa po yung mga nasa Visayas, wala pa po yung mga nasa Mindanao. How much more, guys, kung pupunta tayo sa Visayas, yung Cebu, Cordoba Bridge, parang patapos na nga po ata yun. At marami rin pong nai-excite doon, mga sangkay. Ito po yung reason na kailangan po talaga natin mag-elect ng susunod na presidente na hindi po dilawan. Kasi kapag dilawan na naman po ang namuno, ang daming proyekto ni President Duterte na nakabinbin ngayon, na mas malalaki pa po ditong project. Kapag dilawan na naman po ang namuno, siguradong sigurado, guys, hinto na naman po yun. Naaalala nyo, mga sangkay, yung ginawa nila sa mga project ni President Marcos? Naaalala nyo yun, mga sangkay? Na nung nung wala na po si President Marcos nung 1986, anong nangyari? Hindi po pinagpatuloy yung mga project. Yung spillway na dapat wala pong baha ngayon ng Metro Manila na matindi, hindi po nila pinagawa. Yung LRT, ilang linya lamang po ang napagawa, mga sangkay. So, wala. Huwag tayong aasa na kapag dilawan ang namuno sa Pilipinas, mangyayari pa po ang kagaya na ito. Gusto natin na lumago yung Pilipinas ng tuloy-tuloy, then we have to elect na hindi po, wala pong bahid ng anumang dilawan. At wala naman po akong ibang tinutukoy dito kundi si Bongbong Marcos. Dahil ito, ipinangako talaga ni future President Marcos na itutuloy niya ang project na ito, at maliban sa itutuloy niya, dadagdagan pa po. Okay, dadagdagan pa yung mga ganitong klaseng proyekto. At subok na po ang isang Marcos. Guys, subok na po ang isang Marcos. Pag binanggit natin yung pangalan ni President Marcos, syempre, yung iba maaalala yung martial law. Uy, ganda rin pala dito sa likod, oh. Ito yung likod ng tulay. Ayan. Yes. So, balik tayo sa pinagkikwentuhan natin. So, kung mababanggit natin si President Marcos, ang maaalala yung isa sa maaalala yung martial law. Pero chismis na lamang po yung kwento ng iba na ang martial law ay masama. Pero ang pinaka the best na maaalala po natin kay President Marcos ay ang mga proyekto ng mga malalaki po talaga. Okay? So, subok na po ang isang leadership ng isang Marcos. Kahit ano pang sabihin nila, hindi graduate daw, ano pa, walang diploma, walang degree, ano pa, mga pautot nila, tax evader. Wala daw pong nagawa, walang proyekto. Diyos niyo, Marimar. Mayroong mga project, yung windmill nga, mga sangkay, nagawa ni proyekto ni Bongbong Marcos. Anong ginawa ng Rappler at News 5 at iba pang mga media networks sa Pilipinas? Hindi daw yun kay Bongbong Marcos, hindi daw project ni Bongbong Marcos. Hello? So,
mga sangkay, wala naman po talaga tayo asahan sa mga dilawang media. Eh, ganun na po talaga sila. Pero kahit anong paninira po nila sa mga Marcos, hindi pa rin po mababago ang katotohanan. Tadami po talaga nilang ginawa. Si BBM, isa sa pinakamaganda niyang legacy ay ang windmill. Napapagawa niya rin po ito sa buong Pilipinas. So look at that, mga sangkay. Yan, yan po yung pagpapatuloy ni Bongbong Marcos itong ganitong klaseng proyekto. Maliban dyan, yung Digital Infrastructure Project. Yun po yung isa sa itutuloy niya. So ang ganda, no? So I hope na, no, wag tayo talaga mag-i-elect ng isang dilawang. O ano, kahit naman hindi dilawan. Pero yung iba kasi dyan, hindi daw dilawan, pero utak dilawan. Bakit? Panay paninira. Si BBM nga lang yung dinaninira eh. So, na-amaze ako. Oh? Na-amaze ako sa lugar kasi sa ibang bansa, mga sangay, normal ito. Ibang bansa, pag may magpatayo ng ganitong project, normal sa kanila yan. Parang hindi nga po papansinin po yan. Pero dito sa Pilipinas, bago sa atin. Bakit? Bago kasi wala naman pong ginawa yung mga dokong naging presidente ng mga dilawan, kundi magpatayo po ng mga ribulto ni Ninoy Aquino at Corazon Aquino, palitan yung mga pangalan ng mga proyekto, pangalan kay Cory, kay Ninoy. So wala tayong asaan talaga sa mga dilawan na yan. Duterte, yan po yung bunga ng palamurang presidente. Okay? Hindi ko in-encourage na magmura kayo kagayain si President Duterte, kasi kahit ako, di naman ako nagmumura. Pero eh, yun po kasi yung paglalait ng mga dilawan. Diba? Yung presidente nyo, palamura. Ay, pero tingnan nyo yung nagagawa niya. Bakit nga ba siya nagmumura? Nagmumura siya sa galit, mga sangkay, na wala pong ginawa yung mga dilawan sa ating bayan na mga ganitong klaseng project. Okay? So, I hope na ano, marami pang project guys, marami pang project. And shout out po kay Mark Villar na isa sa mga namumuno sa mga project na ito. Ngayon, wala na po siya sa DPWH. Secretary Tugadi naman sa DOTR. So shout out po sa mga ano, sa lahat ng mga engineers, mga architect, lahat po ng mga gumagawa po ng mga ganitong klaseng project sa ilalim po ng Build program ni President Duterte. So matatapos na po yung termino ni President Duterte, but it doesn't mean na matatapos na po yung mga project lahat. Hindi pa po. Marami pa pong ongoing na mga project. Okay? At hindi po ito pwedeng pabayaan. Tandaan nyo, pag dilawan ang namuno, goodbye na naman yung ganitong project. Okay? Brad, ano naman sabi mo sa tuloy na to? Napaganda ng build kasi ito, isa to sa mga build program. At marami pang build na gagawin si Pangulong Duterte at sa susunod nating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos. Yun. Daming tao, no? Sobra pang build. Akala ko hanggang ano lang, hanggang dun lang. Pagdating ko dito po, saan na pati yung gitna. Wow. Haba, Dre. Hanggang doon, oh. Ito yung area, oh. Dito. Diba? Yan, oh. Papunta doon yung isang side. Pagka doon. One way na ato yung kabila, no? One way. Yun yung ano, papasok. Ito pala, palabas. Palabas siya. Ito yung paglabas naman, ito yung makikita natin. Ang ganda, guys. Tingnan mo yung ganda ng ano. Ganda ng exit, oh. Dito. Kasi yun, may mga building. Ito talaga, isa sa nagpaganda. Ito tong... Ano ba to? Pasig River ba to? Dre? Oh. O part pa siya ng Pasig part, River? Part na part. Basta ano, ilog dito sa Metro Manila. Yan. Yan o. So yung tapat nito ay... Ayun. Gandang tulay. So ito na. Usapin natin yung mga tropa ko. Dito na sila eh. Brad, usapin mo muna yung mga solid sangkay. Ano? Ano experience mo dito? Yo!
na-experience mo sa tulay na to? Grabe. Maganda. Para ka nasa ibang bansa. Ha? Para ka nasa ibang bansa. Yun. Para kang nasa ibang bansa. O kayo, ano masasabi niyo sa tulay na to? Napakaganda, parang nasa ibang bansa. O, sino yung magtutuloy sa project na to? Si BBM. Sino? BBM. Yan, BBM. Mag-continue ng build. Ayun, guys. So, ayun. Okay lang ba si Gohan? Gohan, say hi sa mga Solid Sangkay. Hi, BBM. Live ba yan? Hindi, hindi na live. So, ayun guys, ako na yung magpapaalam. Enjoy ko muna tong lugar na to. Basta ito, puntahan nyo na lamang po dito. Ito po ay Binondo Intramuros Bridge. Hanapin nyo na lang sa Waze o kayo sa Google Map. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At ayun, God bless everyone. Ang ganda. BBM Sara 2022.